siyang magawa dahil matindi rin yung impluensya ng mga magulang kay Sara na pwede mo namang intindihin dahil yung career. Eh, pero yung pag-iyak ni, ano, yung pag-iyak ni Sara kaya naintindihan ng mga magulang. Yes. Yun na, at saka nga, di ba nasabi ko rin dito sa Juicy, noon talaga wish ni Sara noong nag-birthday siya na magka-boyfriend na siya. Oh. Feel niya raw maramdaman. Feel niya raw maramdamang umiibig at ibig. Okay, bakit ba kami din tayo noong boyfriend siya? Yun ang tanong. Hindi, dapat sabay sila. Alam mo, grabe ka na si Sara Ironimo, sabi niya, ang galing ng batang to. Bigay na bigay talaga, may puso. Eh, malungkot ang buhay mo. Meron kayo pinaglalaban na pag-ibig, di ka naman manalo. Didaanin na lang sa pagkanta, di ba? Ganun. Pero ano, eh, gusto ko silang dalawa ni Raver. Ako din. Gusto kasi kung alam lang ng mga magulang ni Sara kung gano'ng kabuti at kabait ito si Raver, siguro ako pa magtataboy sa anak ko na, sige, pakiingatan mo ang anak. At kung gano'ng kasaya si Sara sa piling ni Raver. Ah, oh, oh. Parang alam na alam mo yung mga nangyayari, no? Eh, paano parang naman, di ba? Umiyak na rin ako ilang beses. Kay Raver? Kay Raver? Itama iba? Kakainis? Okay. Ay, nako. Habang pinagtatalunan natin yan, ako na may magpapasalamat muna sa Uncle Sam Denora Rice, Guardia 90% ethyl alcohol, Rene Gas Stove, Universal Stainless Wear, Betty Boop T-shirts, Chabilita AJ, thank you, Tita Ellen Leasing ng Ellen Skincare, Maya Jones, Bambi Fuentes at Woody, at Tita Arce Hernandez ng Twin Princess Gems, Sierra Mall, Green Hills. El Vitores, Mama Bing Perez, huwag niyo akong tatangin mamaya ng mga blind item. Alam ko, alam niyo na yan agad. At mamaya po sa aming pagbabalik, mas matitindi pang chika tintriga sa pagbabalik ng Juicy! Let's Squeeze! John Sweet Lapus, palaban din ang pag-resback sa mga isyong ibinabato sa kaibigang Pia Guanyo at Mo Twister. Abangan sa pagbabalik ng Juicy! Welcome back, mga ka-presos. Tuloy-tuloy pa rin ang ating gabi sa ating pangalawang showbiz feed. Ito na naman, natutuwa na naman dito si Alala. Sa balita mula sa Tik-Tik, Isolve S. Mariano. Sandy S. Mariano. Mali naman yung sulat. Sandy S. Mariano. Andre, muntik nang tumalon sa building. Nagsinungaling kasi si Jenilyn. Eto na naman ito, walang kamatay ang Andre Felix na ito. Nalangon-lango isang gabi sa bar. Ay, si Richard, pagkukwentuhin ko, nandun siya. Ayan, alam mo yan. Okay, taya. Ako galing kami doon kay sa courtyard, di ba? Okay. Kasi ito, Finley, sa isang affair. Bikini open ito. Okay. Tapos, pagkatapos ng event, nagyaya siya doon sa The Mansion, kung saan, nasa lubong namin, ni kaibigan Jobert Sokal dito. Itong si Andre, na talagang lango-lango at talagang pinilit niyang maikwento ang mga sama ng loob niya. Sa babaeng minahal niya minsan, na dininay siya. Okay. Na pinagpalit sa para iba. Para naman ano to? Parang telenovela. May ganun din. Okay. Para malaala. Anong kanya kinasasama ng loob? Dahil sobrang niya pinatraktahan yung relasyon nilang dalawa ni Jenilyn. Kung baga may usapan kasi sila, parang itago na lang. Nirespeto niya yun dahil siya, alam niya mga kasira, in a way siya kay Jenilyn. Okay, yun ang nangyari. Pero ang ginawa ng Jenilyn na to, nung makahanap siya ng iba, sa katauhan ni Dennis Trillo, na nagpunta sa Hong Kong, na nagpunta siya pa nagbayad ng ticket, siya pa accommodation. Makakaloka, di ba? Kababaeng tao. Bakit bakla lang ba? May karapat na mag-ganyan? Oh, parang inaagaw na kami ng papel, di ba? Ayan yun na. So, anyways, kayo. Yun na nga. Parang siyempre, di ba, itinago ka, protektahan ka, pero pinagpalit mo sa iba. Ang sakit. Oo, ang sakit nun. Pero hindi naman siya tatanong sa building. Masakit, pero ano, yung feelings ni Jenny, mali mo hindi na siya in love, di ba? Dapat sinabi niya. Eh kasi, or nagpaala. Ito na lang eh, kasi yung ano, relasyon ni Jenilyn, dininay niya with Andre. Pati naman yung kay Dennis, dinidinay niya. Nagkataon lang, nagkaroon ng picture, kaya hindi nila madinay na maayos. Pero itong kay Jenilyn at kay Andre, may usapan sila, silang dalawa. Kung baga dapat ano man mangyari. Siguro ang ng loob kasi ni Mr. Andre Felix. Ito, feeling ko lang. Kasi di ba nung nabuntis si Miss Jenilyn, siya ang nasa likod. Siya ang tumayong ama. Siya ang tumayong ninong. Nagpakilalang ninong ng anak, pero laging siya ang kasama ni Jenilyn, magkarelasyon sila. Oo. Okay. So, siguro nasaktan siya may doon. May nasaga pa kong balita. Ay, kaya ano yun? Mas pinili ni Jenilyn si Dennis. Mas sikat si Jenilyn. Ay, no. Si Dennis, mas sikat si Dennis. Over Andre. Ay, aminado naman doon. Hindi naman siguro dahil doon. Aminado naman si Andre sa ganun. Baka dahil mas pero sinabi ni Andre, hindi naman ako talaga sikat. Pero ang dapat, kung may dapat tumalo sa building, hindi si Andre. Si Jenilyn. Si Jenilyn, ang dami niya ng mga nakarelasyon. Siguro, may nakita siya kay Dennis na hindi niya nakita sa iba. Okay. Ay, nako, basta. Mas paniniwala akong mga ipis. Anyway. Naganda kasi ni Jenilyn ang kanyang ano. Number two. Meron pa ba? Okay, well, meron pa ba tayo? Meron pa. Abante okay. Ni Ray Pumaloy, Ryza Sinon. Hindi ako alaga ng DOM. Ano ba inilagay nila dito? Kape? Baka
Si Ryza si Noon. Di umano? Si Ryza siya yung ano sa Starstruck. Oo, oh, meron nga. Eto ah, huwag lang magmasid kayo sa amin ni Richard. Ano? Gusto ba sabihin natin? Huwag na, baka ano? Sabihin nyo na! Sige na! Sa hotel? Ako sa hotel! Sa ako Rembrandt. Na lang, ikaw na lang, Ate Christy. Nakaupo ko isang gabi sa Rembrandt Hotel. Mm-hmm. May nakita ko doon na isang sexy star na ang initials ay KP. Oh, di ba? KP, Kilo Papa. Sabi niya, may aakyat dito sa hagdan mamaya, lalaki. Susunod dito, isang young actress. Ah, okay. Ito nga yung sinainiinom ko, hindi pa tapos to, bababa na silang dalawa. So, nandun ako, nakita ko umakyat si Ryza Senon. Hindi ko kilala kung sino lalaki. Baka may rehearsal doon na eh. Pwede, may rehearsal ng bed scene. Baka may workshop na eh. Pwede, bed scene siguro. Pero ang nakakaloka dito, yung KP na sinasabi ni Ate Christy, ay kilala bilang ano? Boogie Wonderland. Jugaling. Langganan. Basta, ano siya, isang matchmaker. Isang matchmaker. Ang late pala nung si Ryza Senon, nakasombrero. Oh my God! Rabbit feet! Meron siyang minute doon, Nanay. Kaya nga, meron nga. Baka mga friends. Hindi friends. Baka friends sila nung nasa taas. May mating. Pero alam mo si Ryza, napaka-sweet ng image niya and sobrang nakakagulantang tumba. Pero may anong oras yun? Ating gabi. Nakakalahati pala yung iced tea. Ryza, natin next mo, okay na to ko sila. Dahil dyan sa issue na yan, kaya siya magpapasexy na siguro. Kalit-lit niya. Dapat noon pa. Para siyang ano. Pero napag-iwanan na rin si Ryza, sorry. Di ba napag-iwanan na siya ng makasabayan? Okay, bukas po ang Juicy, no, sa kung gustong magsalita ni Miss Ryza Senon dito sa Juicy, open na open sa mga ibinabay mo kami ni Richard, ha? Kailangan nandito kami ni Richard pag naupo. Pwede siyang umes back. Kasama niya yung friend niya. At tulad na lang ito, re-rest back na si John Lapo Sweet. Dahil ang kanyang dalawang matalik na kaibigan na si Pia Guanyo at Mo Twister, ay nako, puro intriga rin ang kinakaharap ngayon. Kaya naman nandyan siya para rest back in lahat ng ito. Watch this. Di maiwasa magkomento ni John Sweet Lapus tungkol sa mga intrigang ibinabato sa mga kaibigan niya sa industriya na sina Mo Twister at Pia Guanyo. May demanda raw ang GMA 7 na breach of contract laban sa dating co-host ni Sweet at ngayon ay host na ng Juicy at Paparazzi na si Mo Twister. Nabalitaan ko nga. Eh wala tayong magagawa dyan. Eh ganun talaga ang buhay. So naniniwala ako na ang bawat isang tao na may nagawang kasalanan, ano may kapalit naman yun na consequences. So, kung ano man tong issue na to, alam naman ni Mo yan na kaibigan ko siya. Hindi ito makaka-apekto sa pagkakaibigan namin. Ano naman kaya ang masasabi ni Sweet sa mga blind item na pinangalanan na ngang si Pia Guanyo na di umano'y salbahe at naninigaw daw ng makeup artist? Pia Guanyo, hindi totoo yan. Magkatabi kami ng dressing room ni Pia, so kung may sisigawan siyang makeup artist, maririnig ko. Mga ka-freshness, sang-ayon ba kayo sa mga sinabi ni Sweet tungkol sa mga issue sa kaibigan niyang sina Mo at Pia? Napakabait na friend ni Mr. Sweet dahil talagang pinagtanggol niya. Dinepensa siya. Kasi ba yan? Ay, kasi nasanay na nga ako dahil nga nagagalit yung mga tao pag hindi ako nag-aaway. Ano reaction mo? Di ba, there was a time in your life na nagka-away kayo ni Sweet? Ay, totoo yan. Matindi yun. Kami ni na Jobber. Yes, di ba? Pero lantad siya sa pagsasabi na hindi niya ako maaaring kontrahin o awayin dahil... Ano yun eh, nagsimula sa akin si Sweet. Nagsimula sa akin. Ako naman, hindi ako direktang ano din eh, kaaway. Nagbigay lang ako ng opinion, nagalit ang kapatid ni John. Pero si John, natutuwa ako habang pinanonood ko siya na malayo na ang kanyang nararating. Natutuwa ako kasi isang klase ng bata ito na nagsikap, nagsikay talaga para sa kanyang ina at kapatid.